Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, kaugalian na dapat alisin o baguhin ng isang tao. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago po basahin ang talata, ay manalangin muna po tayo. Ipikit po natin ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin po para sa aming pamilya. Papasukin niyo po sa amin, Diyos Ama, inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maitindihan ang iyong mga salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen. Brother and sister, magandang-magandang araw na naman po ng Linggo. Ang ating pong topic, kaugalian na dapat baguhin o alisin ng isang tao. Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ang talata. Meron po tayo isang talata ay nasa Galatians chapter 5 verse 19 to 26. Ating pong pakinggan maigi upang sa ganun po ilubos natin maunawaan. Akin na pong babasahin. Galatians 5 chapter 19 to 26 verse 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasikiman, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, 21. Pagkaingit, paglalasing, walang tarus na pagsasaya, at iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo. Tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Amen, guys. Napaganda po na mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Ang ating pong nabasa ng mga kaugalian na dapat alisin, na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit, ay ang pangangalunya niya, karima-rimarim na pamumuhay. Ano ba ito ang karima-rimarim na pamumuhay? Ito po yung mga kasuklam-suklam o nakakapandiri na pamumuhay ng isang tao. Pagkapuot, pagkagalit, ayan, mga dapat nating alisin sa ating kaugalian na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit. Pagkaingit, pagkakampi-kampi, yan po ang mga kaugalian na dapat nating alisin sa ating sarili, na dapat baguhin ng isang tao na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi rin po kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit. Yan po yung mga dapat natin baguhin o alisin
ang mga ganyan pong klaseng kaugalian sapagkat kapapahamak po natin. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Akin na po itutuloy ang pagbasa. Verse 22. Subalik ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay, 24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pitan nito, 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa atin mga buhay. 26. Huwag tayong maging palalo, palaaway at maiinggitin. Amen guys, napaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Huwag tayo po nananampalataya, nakikinig sa mga kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit, sumusunod sa aral na naibigay o iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. Ay ang ating magiging kaugalian ay kabutihan, papakumbaba, hindi palaaway, hindi maiinggitin, sapagkat ang lahat na nakipag-isa na kay Hesukristo ay wala na po ang dati niyang kaugalian na hindi magaganda. Pag tayo po ay nakipag-isa na kay Hesukristo, pinapasok na po natin ang ating Panginoong Jesus at sa ating puso, sa ating isipan, ang mangunguna po sa atin ay ang kabaitan, katapatan at ang pagiging mahinahon. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag po tayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun pa ay magkaroon tayo balaman, gabay at kontrol dito sa sanglibutan. Tayo po yung nakipag-isa na kay Hesukristo ang mamumula po sa ating gawain o pag-uugali ay ang kabutihan, kapayapaan, kahinahunan. Upang sa ganun po tayo ay maligtas, makasama sa kaharian ng ating Diyos ang mga nasa langit. Napaganda po ang isa na ating napasa. Magtatapos na po ang ating topic, iklik po natin muli ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming po salamat. Muli na naman po kami nakapagpakinig na inyong salita ng buhay at makapangyarihan ang nagbibigay lakas sa aming kapatid. At Espiritu ng Diyos Ama, maraming salamat po. Patawad po kung kami po yung nagkukulang sa inyo, Diyos Ama. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, maraming salamat naman po sa walang sawan yung pakikinig na aking ibinabahagi ng salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. God bless to all.